Hi guys, this is Maricel Channel. Ayan guys, meron na naman po akong isi-share sa inyo ang paggawa ko po ng aking pigpie recipe. So guys, ang mga recipe ay lalabas po sa inyong screen at meron din po sa ating description. So guys, kung kayo naman po ay bago sa aking channel, please don't forget to like, subscribe my channel. And sa mga nag-subscribe na rin po sa akin, maraming salamat sa inyong mga suporta. So first, gagawa muna tayo ng ating dough at same as usual pa rin ang ating gagawin, sasalain muna ang ating flour bago po natin i-mix ang paghahaluin lahat-lahat. So ayan, ilagay na po natin ang salt, sugar at saka instant yeast at paghahaluin na po natin. Pag once po nahalo nyo na lahat, pwede nyo na pong umpisahan ang pagmamasa hanggang sa maging pino po ang inyong dough at maging malambot po siya. So kung malambot na po, napifeel nyo na pong malambot na ang inyong dough, or nagiging bubblegum style na siya, pwede nyo na po siyang i-rest ng 1 hour. So, lagyan nyo muna yung bowl nyo ng butter or cooking oil. At, ayan, ipahid-pahid nyo muna yung dough. At saka, kakabiran nyo ng either towel or wrap. Kung wala naman kayong wrap, towel na lang. So, ayan, i-rest po natin siya ng 1 hour para paalsahin po natin. Habang po tayo ay magpapaalsa ng dough, ang gagawin naman natin ngayon ay gagawa tayo ng ating peeling or palaman. So ganito lamang po ang paggawa ng ating palaman or peeling. So ayan, paghahaluin lamang po ang lahat ng mga sangkap at imimix po ng mabuti. At pagkatapos po nating ma-mix, iset aside po natin kasi ipa-plat na po natin yung ating pinaalsang dough na inaantay natin ng 1 hour. So ito na po yung ating dough na inaantay natin ng 1 hour. So ayan, tatanggalan po natin ngayon siya ng hangin at ipa-plat na po natin ito para lagyan po natin ng palaman. So first, ganito muna ang gagawin natin. I-roll muna natin. Ayan. And then ipa-plat na po natin. So sundan nyo na lamang po guys kung paano ko siya gagawin. So yung mga gilid nito ay kinortihan ko lang po ng konti para maging straight, para po mamaya sa pagtupi ko ay madali ko po siyang masundan. So kung kayo naman po ay magaling mag-flat na super straight talaga, huwag nyo na pong kortihan. So nasa sa inyo po yun kung paano nyo po gawin ang yung pagpa-flat.
So ito na po yung palaman na ating sinit aside kanina, ilagay na po natin sa gitna at ipo-form lamang po natin. So sundan nyo na lamang guys kung paano ko siya gagawin, gayahin nyo na lang po. So ayan guys, pagkatapos po natin ma-form lahat, i-rest po natin siya ng 10 minutes. And then while waiting 10 minutes naman, gagawa po tayo ng wash egg. So gagamit tayo ng 1 beaten egg at saka 1 spoon ng fresh milk. And then imimix lang po natin. So ang purpose naman nito para po magiging golden brown po ang ating tinapay. Kaya lagyan po natin ito ng wash egg. So ayan guys, before natin po lagyan ng wash egg ay ayusin muna natin yung bumubuka sa pag-aalsa. So, ayan. So, after nito, magkukuha po tayo, gagamit tayo ng tinidor para po yung ating tinapay ay lagyan po natin ng design sa taas. Ayan, tusok-tusukin lamang po natin. Ayan ang tinidor. Ayan. So, nakikita niyo po yung bilog na yan sa gilid. Gawa nung kinat ko sa nung kanina, nag-cut po ako ng ano para po maging pantay po yung linya ko. So, ayan na po yung tinapay na sobra, yung mga kinat-cut ko. Hindi rin po siya masasayang kasi ilagay po natin dyan. At mamaya kakainin din po natin. So, para naman po sa pagbibake ay kailangan naka-preheat na po ang inyong oven ng 170 degrees. And then, ibibake po natin siya ng 170 degrees and 15 minutes. So, ayan. Magiging good na po ang inyong tinapay. After 15 minutes, ayan na. Ang ating tinapay golden brown na po siya. So, ngayon, ikakat na po natin para ayan, pwede na tayong kumain. Ready to eat na ito. Thank you guys for watching. Sa mga gustong gumaya sa aking recipe ay patuloy nyo lamang po akong sundan at i-subscribe ang aking channel.
So ayan guys, ayan na po ang ating finished product. Napakabango po niya. Alam nyo guys, yung tinapay na ito nung ako po ay bata pa, ay favorite na favorite ko po ito sa aming probinsya. So ngayon alam ko na kung paano siya gagawin. So sana nag-enjoy rin po kayo sa panonood ng aking vlog. At sana ay makagawa rin po kayo ng sarili ninyong tinapay na ganito sa inyong tahanan. So guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe ng aking channel, please don't forget like, share, and subscribe na rin po. Thank you for watching. Bye! See you next video. God bless you all.